kaya di paano nga ba to hindi ako makahindi. Wasto na lang at isipin ng mabuti. Pista Pilipinas. Bawat sabihin niya pakinggan mo talaga. Walang paligoy, baby, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalad mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay Pista Pilipinas. Pista, pista, busis mo ay busis ko para na. Pista, 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 laban mo ay laban ko para na. Pista, 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 Pilipinas. Oh yeah! Naghahanap ka pa ng blogger na astig. Walang kinikiling at matindi at maglilig. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabi. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Pista Pilipinas. Pista, pista, ang busis mo ay busis ko. Tara na. Pista, pista, ang laban mo ay laban ko. Tara na. Pista, 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 Pilipinas. Okay, maayong hapon na Bisaya ug Mindanao. Welcome po sa afternoon edition sa Bisdak Pilipinas. Medyo nalit lang ho tayo ng konti. Meron po kasi akong ginagawang kawang gawa. At medyo lit lang tayo ng mga 30 minuto. Magandang hapon po sa lahat ng mga Duterte diehard supporters, BBM supporters, Inbantag supporters, at mga Eskunyans. Magandang hapon rin po, maayong hapon Visayas ug Mindanao, magandang hapon Luzon, magandang hapon Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng mga OFW sa mampanig ng mundo, mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino, kaya naman saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo! Oh, maganda nga po, Luzon. Maayong udto sa tanan sa Visayas ug Mindanao. At maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas mula noon hanggang ngayon, sana po magpakailanman. At maraming salamat sa mga nagpakulay. Banji Vlog, Emilita Pineda, Juicy Daria, GC Lakwata, Grace Villamero, Valerie Bisnas, Shiba Kudaka, Sniper Sweetie East, Evelyn Salazar, Hansa Erlinda Sulwita, Grace Villamero, Esme, Jen A, Marilyn Piapianco, Michelle Yamaguchi, Alice 27, Maricel Gabelino, Bagyu Boy. Maraming salamat sa inyo. At merong kasi anonymous na nagbigay ho sa akin ng pamaskong handog. Hindi ko po kilala at hindi na po siya nagpapakilala. Maraming salamat po sa inyo. Kung sino ka man, alam mo na po kung sino ka. Maraming salamat po sa inyo. At ayaw rin po niya mabanggit sa mga sa live. Respeto natin yung isang tao. Nalit lang ako ng konti dahil meron akong kawang gawa. Tayo, kasama ho kayo. Dito sa Bisdak Pilipinas kasi alam nyo, Christmas party pala ngayon ng mga elementarya. Pasaya lang ho tayo, mga ilang mga kabataan lang naman, kaya medyo nalit lang ho tayo. Mamaya, i-play ko po yung kawang gawa. Buljakan muna tayo. Magandang hapon po sa lahat ng mga silent subscriber and followers ng Bisdak Pilipinas. Ate Linda B, Tita Remedy Mamuka, Mama Jessica Hofberg, Mama Maria Corisanta, minsan si Sniper daw, silent viewers din, Jerry Tusaki, Ismi, maraming salamat sa inyo. At magandang gabi ho sa lahat po ng mga magandang gabi, animal, oh. Halatang nagmamadali ako, no?
Late ho kasi. Kaya hindi ko muna kayo babatiin isa-isa kasi medyo nalilit na ho tayo. Nang medyo mahaba po itong live natin eh. At hindi po kasi ng banat eh, ng isang PMA year na ito, pinurward lang ho sa akin, pag-usapan lang ho natin. Mahaba po ito ha. Kaya magandang hapon po sa lahat. Pa-like naman sa mga hindi pa ho nag-like. Okay. Ito po, pag-uusapan natin ngayon sa Bisdak Pilipinas. Mga sundalo na puno na nga ba? Malapit na bang mapuno? O talagang punong-puno na? Napaka ano, masarap mapag-usapan po ito. Ang mga PMEer, ayon po sa isang PMEer, ito po nakaganon, hindi ko po ito kilala pero PMEer daw po siya. At yung manifesto po nila, suporta kay Eric, pinag-usapan po niya yan dyan. Aba, yari kayo mga kongresista, hindi pa daw sila tapos. Ako matuloy na nga ba itong Hawaii 2.0? Ang history. Ang history ba? Ngayon maulit muli? Alam niyo po kasi, sabi ko nga ho sa inyo kagabi, no, na nakapag-patalsik na po ang mga Pilipino ng dalawang presidente. Gusto niyo gawin nating tatlo? Hindi ko sinabi sino patalsikin, ha? Ayun nga ho kay Vice President Inday Sara, makapangyarihan pa rin po ang mga ordinaryong Pilipino ang mga mamamayan, labanan ang mga mali at papanig sa kung ano ang tama. Napuno na nga ba itong mga kasundaluhan? Alam niyo po, ako ay punong-puno na. Kung sundalo pa ako, nasa kalye na ho ako. Sa bagay kasi mga kasundaluhan, di basta-basta mag-urumintado eh. Ano kayo? Punong-puno na ba kayo? Ako punong-puno na! Punong-puno na sa pagpupunas ng pawis. Kaya palagi ko guys, pakinggan po muna natin itong sinabi ni Atty. Harry Roque bago po natin pakinggan itong mahaba na diskusyon. Umutal, no? Diskusyon ng isang PMAer na naku, delikado ho kayo dito. At ayon po kasi kay Atty. Harry Roque ay malapit na umano mapuno ang kasundaluhan. Alam niyo na po kung saan na malapit mapuno. Malapit na mapuno sa Marcos administration. Punong-puno na ho. Kami nga punong-puno na eh. Pakinggan po natin si Atty. Harry Roque. Hindi talaga po pwedeng hindi pakinggan yan. Otherwise, nako, pag hindi pinakinggan ng militar, baka sila na magsabi ko anong gusto nila mangyari. Mm-hmm. Ulitin ko po, ha, ang Thailand, wala pong demokrasya dyan. Oh. Kasundaluhan ang nagpapatakbo. Ganyan din po nangyari sa Myanmar. At ganyan din po nangyayari ngayon sa Cambodia. Mayroong mga civilian leaders, pero sa totoo lang, militar talaga nagpapatakbo ng lahat. Dahil meron nga silang monopolya ng mga baril. Mm-hmm. Oh. Yan naman po yung mangyayari kapag napuno na ang salop, kumbaga. Mm-hmm. Dahil sila hindi napapakinggan. So, kinakailangan sa demokrasya, pakinggan ng lahat. Mm-hmm. Dahil kung hindi po, baka magtanim sa loob nila ang sama ng loob at kung ano pa ang mangyari. Mm-hmm. At so, hindi naman ako nagtataka na. Matindi ho yung statement ng ano ha, ni Atty. Harry Roque. Na oras ho. Pag hindi mapagbigyan itong hiling ng mga militar, pag napuno ho sila, alam nyo na ho kung ano ang kasunod nito. Eh, siyempre. Eh, itong mga kasundaluhan, ho, hanggat kaya po sundin nila kung sino yung nakatataas sa kanila, basta sinusunod po ang saligang batas, sumusunod naman ang mga yan. Pero oras din na alam nila na masyadong mga abusado na ho yung mga nasa kapangyarihan ho ngayon. Alam nyo na ho kung ano ang mangyayari. Ayon kay Atty. Harry Roque.
Tuloy ho. Naku, nayari. Nung nakita nila, wow, ang dami mga high-ranking general lasang pumipirma dito sa sentimento nito. Actually, ang information pa, Don Attorney, yun ay PMA lang. PMA lang, iba paano pa yung iba pa? Yung mga ROTC pa. Oh, yung PMPA. Oh, marami pa yan, no? Nasa 100, ang huling bilang dito, 137. Merong, ano dito ha, merong dating chief PNP. Sino yung chief PNP na? Sunny Razon, wow. CGPA, Philippine Army ito. Esperon pala, nandiyan, nakapirma. General Esperon. General Esperon. At marami pa yung mga kilala, mga 91 and 92 na mga retirado na ito. Oh. Halo-halo na ito. Dami. Ngayon, hindi lang natin na isa-isa kung sino itong mga nandito, no? Pero ang daming mga pamilyar na mga pangalan, ha? Na nanindigan, wala silang pakialam kung magalit sa kanila ang gobyerno, no? Basta sila nagparating na kanilang paninindigan, ha? Na tutol sila sa panunupil ng karapatang pantao ni Celis at ni Badoy. Kasi nga naman, kakampi talaga sila ng kasundaluhan, yes, na ilaban dito sa terorismo. Oh. Eh bakit sila ikukulong? Hindi ba dapat ikulong yung mga ginagamit ang pondo ng taong bayan para pambili ng baril, para yan, patayin ang kapwa Pilipino? Ba't hindi yan ang ating kalabanan? Bakit ngayon merong strategic alliance kayo dyan? Ngayon lang nangyari yan. Nagaling naman ako dyan sa Kongreso. Hindi namin tinatanggap kahit saan yan. Mayorya, minority, bahala kayo dyan. Mag-independiente kayo dyan. Kalaban kayo ng taong bayan. Hindi kayo po pwede dapat kampihan. Isa ba dapat na hindi natin makakalimutan? O dapat kalimutan ng mga... Hindi lang. No. Ito po yung hindi naintindihan ng mga ano, ng mga kongresista. Kung ano po yung effort ni Ka-Eric at ni Doc Badoy. Eh, siyempre, yung mga militar, dapat papasalamat niyo sila kay Doc Badoy at kay Ka-Eric dahil sila nga po yung naghubad ng mga maskara. At sila ko ata, magandang hapon sa inyo sa mga bagong pasok. At nakipagtulungan ho talaga itong si Ka-Eric. Kumbaga, buwis buhay ho talaga yung advokasya ng dalawang ito. Tama naman yung sinabi ni ano ni Attorney Harry Roque na bakit sila yung ididiin natin, si Ka-Eric, si Duk Badoy, na sila na nga ho yung nakipagtulungan sa gobyerno labanan itong mga komunistang grupo. Dapat itong mga to ay bigyan nga ho ng pabor at ang dapat ikulong ay yung pinangalanan nila. Yun dapat yung imbestigahan. Kasi mantakin mo, 21 years ha, nagiging NPA ito si Ka-Eric, alam nila lahat. Alam ni Ka-Eric yung galaw ng mga komunistang grupo. Subalit ito, nabaliktad, sila po ay nadidiin. Kaya ito, yung mga PMA-er, nagpasa ng manipisto. Suporta ka Ka-Eric, palayain nyo dyan. Sige, pag hindi nyo yan palayain, nyari ho kayo. Parang yun yung punto, no? Yun yung punto ng manifesto na nakikita ko. Oras na hindi pagbigyan itong mga PMA-er na ito, alam nyo na ho kung anong mangyayari. At kung tuloy-tuloy ang pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, hindi naman po mga tulog ang mga ito. Marisa Churuga, maraming salamat sa pakulay. At alam naman ho nila kung ano po ang ginagawa ng administrasyong ito. Kung anong ginagawa ng mga galamay ng Marcos administration sa ating pamahalaan? Hindi naman ho kasi sabi nga ni Tatay Digong, ang mga military hindi po yan papayag na yurakan ang karapatang pantao na abusuhin po tayong mga ordinaryong Pilipino. Napatunayan yun. Nagano ng manipisto pumalago sila At sa nakikita ko, ito yung isa sa mga kinakatakutan ho nila. Hindi pa po kasama yung mga aktibo, ha, mga retirado pa lang. Ha. Ang dami ho yun . Tuloy ho. Opisyal ng gobyerno, itong si Ka-Eric Celis, dati kadre. Nagiging asset ito ng kasundaluhan at ng marami sa atin na laban dito sa teroristang grupong CPP and PNDF. At dahil sa kanya, marami tayong nalalaman tungkol sa ginagawa, attorney, na noon ay tinatago nitong grupong ito at marami ang nalilinlang. Alam mo, nung naghain kami ng isang araw ng petition kasama ko yung mga bahay ni Ka-Eric at saka esposo nga ni Lorraine, aba, yung sabi sa akin ng may bahay ni Ka-Eric, alam mo, mahigit 20 taong kaming nakibaka, lumaban sa gobyerno. Pero nung lumalaban kami sa gobyerno, hindi naman kami nakulong. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon at nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka pa nakulong si Ka-Eric, meron ba katarungan dito? Alam nyo, nakakahiya nga sa totoo lang,
Nakakahiya ho eh. Ako mismo nga, ako na po nahiya kay Ka-Eric mismo eh. Muntakin mo ha. Dalawang dekada, 20 years ha. 21 years. Nakikibaka ho sila, lumalaban sa gobyerno, di man sila nakulong. Ngayon, animal no? Nakipagtulungan sa gobyerno, bumalik loob sa gobyerno, ngayon tuloy sila nakulong. Puta, nakakahiya ho yan eh. Di ba nangyayari sa Marcos administration? Ito ay isang malaking kahihiyan eh. Kaya siguro na nagulat siguro yung mga ano, mga kongresista. Antindi, mga PMEer oh, nag-react, nag-ano ng manifesto. Sino ba hindi madismaya? Sino ba hindi magagalit? Kaya nga yung libo-libong mga kasamahan ni Ka-Eric nagprotesta sa harap ng Kongreso eh. Kasi ni mali, sila ho ah, nung nakipagbanatan sila sa gobyerno sa pamahalaan, di man sila nakatikim ng kulungan. Di nakatikim ng kulungan. Ngayon ho, na nagbalik loob, puta nakulong tuloy. Ngayon pa nakulong. Pero ha, Ka-Eric ha, hindi naman po kayo naipit nung panahon ni Tatay Digong at sa asawa din ni Ka-Eric. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, pinagbibigyan ho kayo ng tudo talaga. Pinapalahagaan po ni Tatay Digong yung bawat bitaw ng inyong salita, yung bawat impormasyon na binibigay ni Ka-Eric, binigyan po ng malaking halaga ng Duterte administration. Kaibahan na nga ho nangyayari ngayon under Marcos administration. Sila po ang lumalabas na sinungaling. Na dapat nga ho, ito dapat ang ginawa ng Marcos administration at ng mga kongresista. Eric, kasi dati ka namang kadre, alam mo naman pasikot-sikot ng mga NPM at napaka-imposible. Hindi alam ni Ka-Eric yung pasikot-sikot ng mga komunista sa loob ng 21 years. Gagawa pa ba si Ka-Eric ng kwento para makasira ng isang tao? Palagay ko hindi eh. Dapat kanlungin ninyo yung taong ito, kausapin ng maayos, ng masinsinan, ano ba yung mga impormasyon mo na pwede natin mapakinabangan upang matapos na po itong mga komunistang grupo. Yun ho dapat. Halika Ka-Eric, usap tayo. Sino ba yung mga sinasabi ninyong nasa kongreso ngayon ng mga komunista? Legit ba yung impormasyon mo? Dahil dati kang kadre eh. Talagang pag nagsalita si Ka-Eric, pwede. Pwedeng totoo yan. Hindi ko naman sinasabing 100% totoo, pero pag tinignan mo yung pinagalingan niya, siguro nasa 80% eh. Nang sinasabi niya, majority ng sinasabi niya ay pwede pong kukuna ng impormasyon ng gobyerno. Kung interesado lang talaga ang gobyernong ito, Marcos administration, mapulpog ang mga yan. Eh kaso nga, magkaibigan na daw sila, sabi ni Ka-Eric. Ay sabi ni Attorney Harry Roque. Patuloy ho natin. Yung kalaban sila ng gobyerno, di sila kinulong. Ngayon kakampi sila ng gobyerno laban sa teroristang CPP at PA, ngayon pa sila kinulong. Ay nako, where is the katarungan there? Nasaan nga yung katarungan dyan, mga taong mga kababayan? No? At bukod sa mga PMA graduates, mga general attorney, maging yung mga kasamahan, mga dating rebelde din, mga kadre ito. O, tige lang, no? Balikan ko lang konti yung sinabi. Tagal na panahon, ang bihira. Nakipaglaban sa gobyerno, di man nakulong, tapos ngayon kumampi sa gobyerno kulong. Alam niyo po kung sinong mahihiya dito? Si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong yung ano eh, nagahikayat sa kanila. Dito kayo kay Eric, sumuko na kayo, bibigyan ko kayo ng pabor. Ito programa natin, NTFLCAC, kayo makikinabang dito, makipagtulungan tayo sa NTFLCAC. Bumaba na ho kayo, dyan kayo sa mga barangay, alagaan kayo ng NTFLCAC, basta makipagtulungan ho kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang mahihiya po dito si Tatay Digong. Isang, kumbaga, pag inisip ni Tatay Digong, animal, itong Marcos administration, anong ginagawa sa kay Ka-Eric, pinagkukulong pa. Nakipagtulungan na nga, kinulong pa. Tuloy Ka-Eric. Mga matataas din na mga opisyal sa teroristang grupong CPP-NP na nagbalik loob ay patuloy na nananawagan din that time na nasa kamara pa sila
na palayain nga itong si Ka Eric at Dr. Lorraine. At yung suporta na yan, attorney, ay hindi basta-basta din. Dahil malaking tulong ang naiambag nitong si Ka Eric din sa ating bayan at sa marami pang mga kadre na nagbalik loob nga sa gobyerno, naging asset ng gobyerno at hindi sila naging kalaban na ngayon, naging katulong, kapartner na ng ating kasundaluhan. Eh, nakakatawa nga, nag-o-offer tayo ng amnesty, nag-o-offer tayo ng peace talks, and yet, yung nagbalik loob, siya pa ang kinulong. Samantalang yung mga pumapatay na mga terorista, eh ngayon, sila pa ngayon ang binibigay ng free trip to Norway. Oh, tingnan mo ha! Mga komunistang grupo daw, libre pa papuntang Norway. Pinapalaya, 1,000 nga ho yung mga rebuilding papalayain eh. Anong klaseng gobyerno ho ito? Ano sa tingin ninyo? Papayag kaya yung mga kasundaluhan ho dito? Pakipagpatuloy po ito ng Marcos administration, nako, yari ho kayo dito. Ngayon ha, ngayon ang nagre-react, mga ano, PMA-er na mga retired, mga retirado. Kasi nga ho, yung active naman kasi, hindi naman ho po pwedeng papalag sila ng ganun-ganun. Pero pag tiningnan nyo po, yung manifesto na yan, ang sobrang daming mga retiradong mga militar na nagpiperma, dito palang kabahan na po ang Marcos administration. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kinukundi na nila yung mga maling ginagawa ng Kongreso. At alam nila kung gaano po kaluko itong ginawa ho sa Kongreso ngayon. Alam ka naman, hindi naman po pwedeng yuraka na lang ng basta-basta ang Philippine Military Academy at bigla silang nagpasa ng manifesto kung hindi po yan pinag-uusapan ho nila. Pinag-uusapan ho nila. Pagpapatuloy nyo yan, okay yan sa amin. Ipagpatuloy nyo yung kahibangan ninyo dyan sa Kongreso. Okay sa amin yan para maniwala yung mangyayari muli yung history. Sa bagay kasi, tinignan na ho nila yung bahay nila sa Hawaii, di ba? Ready na ba? Linis na ba yung tirahan sa Hawaii? Nako. Tuloy, Atty. Harry Roque. 5-star accommodation pa. Ewan ko lang kung magbabiyahe pa yan ng business class, no? Nako! Nasaan ang katarungan dyan? Mali po. Talaga naman po, nagpapasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan dahil kung sila po ay hindi natatakot harapin ang mga teroristang CPP-NPA, lalong hindi sila matatakot na paalam ang kanilang karapatan doon sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Buti nga, patanong lang yun, attorney, dahil considering itong mga dating kadre, nagsisilbi sa teroristang grupo before, maraming alam din ito sa mga opisyal ng gobyerno na narito sa kasalukuyan. Hirap naman din i-divulge nila yan kung wala silang sapat na ebidensya. Pero, personally, meron silang kaalaman hinggil sa mga nagaganap, hinggil sa mga ginagawa ng ilang opisyal o maraming opisyal ng gobyerno. Nagtataka nga ako doon sa hearing eh. Wala talagang frontal confrontation between doon sa mga kaalyado ng teroristang CPPA, NPA at saka kay Ka Eric eh. Kasi alam niya yung mga katotohan ng pinagagawa nila eh. Kaya nawawala sila pag nandiyan na si Ka Eric, di ba? Ano kayang kinatatakot nila, di ba? Oo. Ayan! Pag sinasabi mong personal knowledge mo talaga, meron. Takot ho talaga sila, Atty. Harry Roque, makaharap si si Ka Eric. Dahil alam ni Ka Eric lahat ng galawan nila. Baka mahubaran sila ng tuluyan. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Itong sila Ka Eric, nagiging asset ng gobyerno. Pag alam nang ang pinag-uusapan patungkol sa komunista, maraming alam si Ka Eric na dapat nga ito ina-isolate itong si Ka Eric eh. Dapat nga ho binibigyan ito ng proteksyon. Kasi mantakin mo, kapal na mga mukha ng mga nasa Kongreso ngayon ha, except sa mga matitino. Kung sino pa yung nagmamahal sa bayan at hanggang tumulong sa gobyerno, yun pa yung iniipit at dinidiin. Yung pinapangalanan ni Ka Eric ngayon, malaya po gumalaw eh. Sila pa yung sikat sa Kongreso ngayon. Sila pa yung hari-hari sa Kongreso. Hari-hari pa sa Senado. Di ba kayo nagtataka ngayon sa galawan ng Armed Corps Administration? Palike naman guys! Ito ha. Disclaimer lang ha. Di na po tayo papatumpik-tumpik pa. Papalabas na po natin itong isang PMA-er.
Ito po ay pinorward sa akin at gusto ko rin po, tama-tama naman din sa ating pag-uusapan ngayon, umuyon din kasi sa trending topic na yung mga PMAer pumirma ng manifesto suporta ho sa kay Kairek. At ang ayon po sa PMAer na ito ay hindi pa daw tapos itong mga Philippine Military Academy graduates sa kanilang ipinaglalaban ngayon. Tuloy na nga bang Hawaii 2.0? Ako, naluko na. Huh? Oh, ito. Ito pong, ano, tika lang. Palike naman guys, umuutal tayo. Oh. Umuutal. Mahina signal natin ah. Okay, disclaimer lang ho, mga kabisda. Ang videong ito ay pagmamayari ng isang YouTube channel na courtesy by Pinoy Survivor. Siya po ay isang retiradong militar. Siya po ay PMAer. At matindi po yung mga birada niya dito. Ako hindi naman ako PMAer, pero tako, grabe ang mga bitaw niyang salita niya dito against Marcos administration. Yung manifesto, kwininto niya ho dito. Okay, pakinggan po natin mga kabisdak. Hirap maging presidente. Katim some slack, if you will, no? Ngayon, kung kunyaring hinayaan niya na hinayaan yan, ano yan eh? Yung parang ano, yung, paano ba magandang isipin dito? Yung ano, yung mga plate, no? Tectonic plate, gaganyanan. Oh, BBM. Tapos nun yung taumbayan, administration taumbayan, mga ganyan-ganyan. One is to give. O niya, BBM, and then company BP Sara. Everything is in equilibrium sana. Pero pagka nasobrahan yan, ganon. Biglang puputok eh, nagko-coil up tong ito, pinipisaan itong ganyan, pressure hanggang sa pumitik. Pagka pumitik yon, earthquake na malakas. Intensity 10. Intensity 9. Asundutan ko lang yung sinabi niya. No? Taumbayan, Bipisara, Marcos Admin. Ang punto niya dun kasi, ang ginagawa kasi ng Marcos administration ngayon, ay binibira ng binibira si Vice President Inday Sara. Kasama po si Tatay Digong Duterte. Ngayon, ang pinakahangarin po ngayon ng mga nasa kapalibot ni Tamba ay birahin din po ang mga Duterte supporters, which is ito na po yung Isiminay. Dinidiin nila ng dinidiin si Inday Sara. Ngayon, hindi pa masyado bumigay si Inday, pero lumalaban na si Inday. Ah. Lumalaban na ngayon si Inday. At ang taong bayan, lumalaban. Lalo na po sila, mga PMAer ngayon, lumalaban. Oras, magpinirsa ng Marcos administration, ang taong bayan at si Inday Sara. Tama yung sinabi mo, sir. Puputok po talaga yan, magiging intensity 10. Automatic yan. Intensity 10. Kung hayaan ng Marcos administration, ang galaw ng Kongreso ngayon, puta, maniwala ho kayo. Tama yung sinabi ni sir. Puputok po talaga. Kagaya yung ano, may kumakain ba dito? Pasintabi sa mga kumakain, ha? Matindi po kasi yung halimbawa ko. Sundutan ko lang yung sinabi niya. Ah, sige, wag mo na yun. Di ba? Pasko ngayon, uso ng lubo na lang. Pag yung lubo, ito na lang, mas magandang ano, explanation. Pag hinahanginan ho natin yan, sa unang hangin-hangin mo yan, medyo okay pang galaw ng lubo. Pero oras,
na masubrahan mo po ng bumba ng hangin yan. Whether you like it or not, guys. Habang binubumbahan mo ng hangin, anong mangyayari sa lobo? Anong mangyayari? Tok! Puputok ko yan ng kusa. Puputok mo ng kusa yan. Sabi niya, Bit, kumakain ka, ma'am? Eh, hindi ko na lang eh, halimbawa yan, ma'am. Kasi yun sana yung halimbawa ko, ma'am, eh. Gusto mo yun, ma'am? Yung halimbawa ko? Hindi lobo? At kakanta po ang mga tambaloslos. Ako ay may lubo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na palapok! Ganun ang mangyayari yung talaga, sir. Tama yung halimbawa niya. Tuloy natin. So, sa ngayon, ang nakikita ng tao, medyo parang kulang si BBM. Yun ang nakikita ng tao. Kaya nga, kung kayo advisor ni BBM. Teka. Sir, ang nakikita daw ng tao, kulang si BBM. Ayusin mo kung anong kulang, sir. Kasi kung dalawang kulang, sir, pag dinugtong mo, yung kulang-kulang yun. Sabi niya, kulang, ha? Ilan yung kulang, sir? Iyan yung kulang. Isang kulang ba? Kulang lang talaga. Pero kung dugtungan mo yan, sir, ang isa pang kulang, animal, kulang-kulang. Team Mayor po itong nagsasabi, ha? Si Pinoy Survivor yung channel niya. Oh. Nilagyan ko lang ng background, baka i-copyright ako ni sir, eh. Pero pinag-usapan namin yung komentaryo mo. Okay, anong panawagan niya? Sabi, kung ikaw, kadikit kayo ni BBM, kasama mo si BBM, ito dapat yung sasabihin mo kay BBM. Okay, pakinggan natin. Kung kayo advisor, mag-anak o advisor, o malapit kayo, nagtatrabaho kayo, nagtitimpla kayo ng kape ni BBM o whatever, o kayo yung may sniffing dog sa PSG, o kaya kasama ka lagi, back up ka, o security ka, close in. Eh, sama mo, sir, yung tagahimod ng puwet. Minida, gandang hamon sa inyo. Kung kayo, tagahimod ng puwet. No? Kung kayo, tagapalansya ng, yung ano, yung parang salamin na, ano, parang ano yung tawag yun? Yung nilalagyan ng pulboron, ano ba yun? Gumamit sila nun, yung ganyan. Parang pinaplansya. Lahat mo sabihin mo, sir, daming animal eh, mga tambaluslos kayo. Ito po ang advice niya sa inyo, mga tagahimod ng puwet ni BBM. Ito. Sabihin nyo naman, nakakusap niyang tao. Mr. President, can I be candid with you? Huwag kayo masyadong takot na takot kayo para sa... Sabihin niyo yung nararamdaman niyo, Mr. President, huwag kayo magagalit sa akin, pero ang perception ng taong bayan sa iyo, ganun, weak ka. Kasi ganito. Bakit weak? Kasi ganito. Anong sabi niya? Weak! Sir, nakakatakot naman sir yung ganun, sir. Baka sampalin siya ni ma'am siya, sir. Alam mo, nagsabi ng weak yan, si Tatay Digong lang. Magagalit mga BBM supporter sa'yo, sir. Pero binuto rin niya si BBM. Sabi niya, binuto ko yan, eh. Nabudol din ni sir. Sabi niya kasi weak. Pero ang hirap po nung gusto ni sir kasi na sabihin mo kay BBM na weak ka. Sabihin mo kay BBM na kulang ka. Pero makakatulong ho yun kung prank ka lang. Kaututandila mo naman si BBM. Tama naman sinabi ni sir. Sabihin mo na lang na sir, weak ka daw sir eh. Mahina ka daw sir na presidente sir. Bakit ganun, sir? Mahina ka, sir. Okay, tuloy. So, ganito, magalit ka sa akin, sir. Pero yan yung ano. Yan yung nakikita namin, nadidinig namin eh. So, advice. Kung wala sa lugar yung advice ninyo, at least you tried, no? You tried.
Kasi tinutulungan mo eh. Kung ang loyalty is magsisip-sip lang kayo, wala mangyayari. Yung loyalty, you treat him as a friend, you treat him as a person, sabihin mo kung ano yung nakikita niyang depekto para mag-improve siya. Para tanggapin niya yung criticism and then improve yourself on it, no? Pagka hindi, wala. He will not finish his term. Yun yung hard reality dun. Narinig niyo! Kung walang mag-a-advise kay BBM ng ganyan at kung meron man at pag hindi makikinig si BBM, hindi umano matatapos ang termino ni Dayunyor! Hawaii, di kakanta na tayo dito, Tiny Bubbles! From the ocean! Shining out the same! Narinig nyo yan? Felicium from the ocean. Alam nyo po, tama yung sinabi ni Sir. Dapat yung mga adviser ni BB magsabi na, Sir, bakit ganito? Papalayain mga komunista. Sir, bakit ganito? Mga smuggler malaya. Sir, bakit ganito yung tumutulong sa bayan? Kinukulong. Sir, bakit ganito? Yung mga ordinaryong Pilipino, iniipit. Sir, bakit ganito, sir? Sir, ganito, ganoon. Bakit yung mga damon nyo, sir, ngayon nagsakalat? Yung mga corruption, sir, bakit ganito, sir? Sir, nagagalit ang mga militar, sir. Huwag daw magpasipsip. Magiging candid. Kaso ang problema po dyan, sir, kung magsabi yung tao, baka po, naku, yari siya. Ito ha, Philippine military graduate po yung taong ito. I think, anong taon yata to? 72 yata to? 1972. Pakituloy o. Hindi ako magre-rebelde pa laban sa kanya, no. Panonorin ko lang yan sa Facebook at saka sa mga SMNI o kung meron pang franchise. Panonorin ko lang yan sa YouTube na ito na nangyayari because nga yung pressure plate, no, nagaganyana, nagpo-push right now. Ang lakas ng ina-apply na pressure nito, mga ganon, tinutulak. VP Sara, Tatay Duterte, Celis, Badoy, ganon. Pinakulong yung dalaw eh. So, nag-react ngayon yung mga tao. React yung PMA. Kala nyo ha. React yung PMA. Roxy Roque. Nag-file sa ano. Thank you, Attorney Roque. Thank you for being there. Thank you, si Attorney Panelo, no? Sila Attorney Trixie for explaining to the public. Sila Rugando Sasot. Clap. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, no? At sa shoutout sa lahat ng PMayer na pumirma doon sa manifesto at marami pang nagagalit at hindi na kasama yung pirma nila. Isa na ako doon, ha? Okay. Tingnan mo, ha? Pinagtatawanan lang po kayo ng mga congressman. Pinagtatawanan kayo ng PMayer. No? At nakita ko yung ano, yung kumpiyansa niya. Pag nagsasalita, ang taas ng kumpiyansa niya. Dahil alam niya ang ginagawa ng mga PMayer ngayon. Marami pa daw talagang nakapirma na hindi daw nasa listahan. Siya rin daw, kasama din daw, hindi siya nasa lista eh. Nawala siya sa lista. Marami daw nag mantakin mo. Ito, makinig kayo ha. Tutukan ko yung sinabi niya. Maraming pumirma sa manifesto, tapos marami pang ang nagagalit dahil hindi nakasama doon sa manifesto yung pangalan nila. So isa lang ang ibig sabihin yan. Maraming mga taga-Philippine Military Academy ngayon ang nakamanman sa Marcos administration at hindi nagustuhan ang pamamaraan ng administrasyong ito, lalo na po diyan sa Kongreso, ginagawa ng Kongreso. Naku, animal.
Hawaii 2.0 na nga ho ito. Pinanggit niya si Tatay Digong, si Inday Sara. Hindi naman po kasi pwedeng kalimutan nila si Tatay Digong, Inday Sara eh. Duterte. Mahal sila ng mga Duterte. Kabaliktaran ngayon sa Marcos administration. Ito po yung alas ng mga Duterte. Pero disclaimer, sabi naman niya, hindi naman ako ang magre-rebuild eh. Hindi naman daw siya. Sino? Si Renato? Ito mabigat yung statement niya na binibitawan niya. Tuloy natin. Kasi at number 36 eh, nag-indicate na ako eh, na isa aming pangalan ko eh. Number 37 sana ako eh. And then pinost ko na sa Facebook. Okay na sana eh. Pero nung tinitignan ko yung ano, yung mga pangalan, oh, nasa yung pangalan ko. Nawawala yung pangalan ko. Nag-make statement na nga ako eh. Pero okay lang 'yun. It's the thought, no? The thought. Umbaka sa very proud ka pa. Animal na mga kongres to. Congressman to, ganyan ganyan. Abusado kayo. Oh, kita niyo, galit na kami. Nagalit kami. Sige. O, tapos natakot. Oh, maganda po yung ano ha, yung confident niya, napakataas. Proud daw sila. Proud daw sila na nakasama sa manifesto. Proud daw sila na sumusuporta dyan sa kay Ka-Eric at kay Kabadoy. Natakot daw mga kongresista. Galit na daw talaga sila. Nako! Kaya kayo dyan, mga supporter ng Marcos administration, dahan-dahan kayo sa pang-aabuso sa inyong kapangyarihan. Dahil pag hindi, oh, baka mangyayari yung sinabi ng taong ito na hindi matatapos ang termino ni BBM. Kayo nagpapahamak. Kasi grabe, oh, mga abusado kayo. Ayon sa kanya, mga abusado kayo. May kasama pang mga animal kayo. Oh, sabihin na naman nyo, gawa-gawa kami yan, nagsasalita, buhay. Shout out sa mga PMA graduate, matanda man o mga batang classes. I'm so happy na marami tayong mga A-year na alam pa rin yung tama't mali. Mm-hmm. No? Nakikita pa rin. Because wala yung ano, biglang pak, lumabas yun. And then, ako nalaman ko, yesterday. Basta nung nalaman ko, sinabi sa akin asawa ko, may post yung ano ah, may manifesto. Uy, talaga, tuwan-tuwa ako, may manifesto. Nasaan, basahin ko. Ah, pipirma. Binasa ko, mahaba yung manifesto. Mahaba eh. Dami. Oh, tapos nakasama ba yung mga punto? Ganyan. Sige. Sino may pakana nito? Di naman sinabi kung sino may pakana eh. Basta lumitaw siya and then, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. Parang Fernando po. Play lang natin kunti. Hindi pa tapos. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Parang Fernando po Jr. daw, pinagtatawanan na kayo ng PMAer. Mga tungresista, pinagtatawanan ho kayo. alam mo mas, ano ha, yung sinabi niya kasi, hindi pa tapos ang laban. Ako ayoko naman magkaroon ng konklusyon kung anong ibig sabihin ng hindi pa tapos ang laban. Talagang lalaban itong mga to. At baka magmanman talaga sila. Hindi lang baka, talagang magmanman ho sila dito sa Marcos administration. Mga sundalo yan ha, mga retired. Kahit papaano, mga upper class ang mga yan eh. Naku. Tuloy nga sir, bakit sir hindi pa tapos sir ang laban? Kakalusin na kayo. You know, Congress. Teka lang ha. Hindi pa tapos ang laban. Kakalusin na kayo. Sir, kailan sir? Bukas ba sir? Naka! Hawaii 2.0! Girlish Shell!
from the ocean. Practice na kayo, eh, mga BBM supporters. Sumama, sasama kayo. Nasama kayo sa Hawaii. Tingnan nyo, ha? Tindi ng mga binibitawan. Hindi, ikore ko, ha? Yung binabalita kasi na ibang vlogger, natakot ang Congress, inorderan na Supreme Court. Wala pa yung Supreme Court. Nag-file pa lang ng kaso. Hindi kaso, eh. Actually, hindi kaso. Petition. Habeas corpus, tsaka certiorari. Certiorari, man. So, nag ano para ano yung mag ano yung Supreme Court pag-aralan and then maggawa sila ng parang action kung ano kung kakatigan nila yung Congress o hindi kung sasabihin nila na ng Supreme Court yung Congress eh may power yung Congress kaya tama lang yung mag-contempt sila may contempt power sila pwedeng ganun na sagot ng Supreme Court or pwedeng sabihin ng Supreme Court, you Congress overstepped. They do not know the law. Yung mga ganun ba? They violated the Constitution. They violated the rights of Celis and Badoy. Supreme Court, kung kahapon pina-Monday ng hapon, pinail ni Attorney Roque, no? Ni Fox Roque, ano siya? Magde-deliberate pa yung Supreme Court. I-schedule pa yan kung kailan. But since nag-ano ang Congress na i-release na sila, parang they are hoping, Congress is hoping na maging moot and academic para hindi na mag-meeting ang Supreme Court. Ang pinapanalangin ko, pag-meetingan pa rin ang Supreme Court at mag-issue pa rin ang statement ang Supreme Court kung ano yung findings nila. Kung ano yung tingin nila. Because, kung ano yung pananaw nila, may impact yon sa Congress. So, ang Congress nagsabi, sige, bibigay na namin si Celis ng ano, ng furlough, ng parang palalayain, ano yung leave, ano, leave, no? Palalayain ka ng ano, in condition, na kasi para puntahan niya yung nanay niya, kasi parang masama daw ang ano ng nanay. So, humingi si Celis, sa ka-Celis na pwede siyang bumisita sa kanyang nanay. Eh biglang sinasabi ng Congress na mga congressmen na matapang, may katwiran, ganun ba, na hindi pwede. Iurong mo na muna yung petisyon. Napakawalang yan ng ano natin, Congress natin. Ano. Sorry ha, mga honorable. Pero napakawalang yan ang ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo eh. Okay. Kaya nga marami sa amin nag-indicate na pumirma. Now, ang ano yata, 150 plus na. Tingnan mo ha yung mga ginagamit niyang mga term. Mga walang hiya talaga yung mga kongresista. Mga abusado, nang-abuso talaga kayo. Tama naman talaga yung mga terminolohiyang gamit niya. Nang-abuso naman talaga. Sobra-sobra. Humingi pala si Kai Eric ng ano yan na parang waka pwedeng ano, bumisita sa nanay kasi nga daw meron yatang karamdaman di pinagbibigyan. Yari kayo. Yan pala ang gusto niyo. So be it. Tuloy o. Eh wala pa doon yung pangalan. Hindi, nawawala pa yung mga pangalan namin eh. Iba. Because hindi namin alam kung nasaan yung master list, yung origin, no? Yung ibang, iba sa amin, hindi alam kung nasaan. Basta sumulput siya and then Sign ako. Count me in. Ganun lang ang nangyayari. So, iba, dinaan sa, kagaya ko, dinaan ko sa message. Dinaan ko sa isang upper class, na class 77, na laging pinagmumulan ng mga manifesto. So, ang tingin ko, sa kanya galing, nagsabi ko, sir, pirma ko. Pirma mo, eh ano mo ako, sir, sama mo ako dyan. Pirma mo ako. Kasi lagi naman ako sumasali sa mga ganyan na manifesto. Tapos yung comply pa nga, nakakaya pa ako eh. Nag-comply pa sa akin si sir eh. Na, done, no? De, nagawa na raw niya, sinama yung pangalan ko. Kasi nakita ko, senior ko. After, yan nga sabi ko, okay na ako. Happy ako kasi sabi ko, I take pride na I'm one of these PMA standing up for
for whatever yung sinulat dun sa manifesto. Ang haba, no? So, happy ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala. Uy, kita ko, ganyan. Eh. Si ano, oh, pati mga mista, nakita ko. Happy na ako kasi may pag-asa pa rin tayo. Okay, bas. Okay, matindi po yung mga tatawa-tawa lang siya, pero may mga laman, may mga punto, yung mga binibitawan niya. Happy ako kasi may pag-asa pa tayo. Correct ka dyan, sir. Tayong mga Pilipino, may pag-asa pa natin itama yung mga maling nangyayari ngayon sa administrasyong ito. Sinabi na rin ni Vice President Inday Sarayan kagahapon na ang mga Pilipino may kakayanan ho yan. Labanan yung mga abusado sa gobyerno. May pag-asa. Malaking pag-asa naman. Basta tayo lang mga Pilipino, imulat natin ang mga mata natin. Yung tainga natin, buksan ho natin. Kayong mga BBM supporters, just, ayaw nyo naman siguro magiging komunistang bansa ho tayo. Ayaw naman siguro ng mga kurakot. At ayaw ninyo naman siguro ng mga smuggler. At lalong ayaw nyo ng mga durugista. Kasi kung gusto ninyo yan, animal, kasama kayo. Kasali kayo, kaanib kayo ni Satanas. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Sama-sama tayo. Ito, lalo na po, itong mga PMA-er, tumayo na ho ito, nanindigan ho sila. Isa lang ang makikita natin dito, may mali. May mali sa administrasyong ito. Kasi kung walang mali, bakit magagawa ng manipisto itong mga militar na ito? At ang sabi nga ni Atty. Harry Roque, wala ho silang takot ha. Itong mga military na ito, walang takot na gumawa ng manipisto na banggain ang Marcos administration, bahala kayo mga kongresista, magalit kayo sa amin, basta ito ang paninindigan namin. Palayain nyo itong dalawa kasi nakatulong yan sa bayan. O, tuloy natin. But does it end there? Hindi pa ha. Kongres, hindi pa. Pinakawalan si Celis at saka si Doc Lorraine Badoy, matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people, na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Mm-hmm. Talo. Kasi natakot ang Congress. At mabanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol. Paano yung may Supreme Court na papasok sa eksena? Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, "Hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws na you created ng Soto Law." At saka whatever laws pa na binabayan. Shellacking ang mangyayari. Talagang yung Congress maupakan talaga left-right. Parang sinampal. Pak, 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 pak. So what? Sir, may bulol o ulol? Sir, ano sabi mo, sir? Bulol? Pandinig ko, sir, ulol Yare kayo! Service Duck, page Cornell Class 83 at Asuwa sa PMA. Hoy, Pinoy Survivor ha, binamit ko yung video mo. Puta, may buhay pa palang mga bayani ngayon at hindi pwedeng magpauto sa mga tambaluslos. Tuloy lang natin konti guys kasi ang bibigat ng mga birada niya sa dulo. Ito. Judiciary, kapantayan. Pero, sino ba nang interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo, nag-create ng batas. Yun ang function ng Congress, mag-create kayo ng batas at mag-liquidate kayo. Mag-liquidate kayo ng walang resibo. Mga animal. Bad yun. Mali yun eh. No? So,
Mga animal daw kayo! Sir, wala nga silang liquidation, sir eh. Lalong walang resibo, sir. Nakayari kayo ngayon, no? Nag-iingay na ang mga to. Mga animal, bad yun! Salamat, sir. Pareho tayo. Pwede tayong sabihin natin sila mga animal. Anong klaseng animal, sir? Alligator? The most popular animal in the Philippines. Alligator. Daloy, sir. Okay. Tapos, at least yung PMA na manifesto, it's a saving grace. Over and above dun sa kay Mayor Magalong na lumabas. Kay Idol Mayor. Mayor ng Baguio. Idol. Ang ano ko lang, sir, hindi ako sang-ayon sa iyo. Yung, sorry, sir. Sorry. Sorry po. He sacrificed his career and his own personal interest for love and country and to protect the integrity of the police organization. Nung pinapanood ko yung ano ilang beses eh, yung hearing, nung sinabi ni Lorraine Badoy na, in fairness, no, sinabi ni Lorraine Badoy na I feel bad, parang ganon yung dating, ano, yung ganon yung peg, na parang disappointed siya dun sa kinilos ng Congress, kasi tatay niya Congress, tapos dun siya lumalaki sa Congress bilang bata, nung pinapalaki siya ng kanyang congressman father. Tapos noon, I feel bad na ano na ganyan yung ina yung kinilos ng Congress, kasi nga yung sa kanya lang is inaano niya love of country, and then nag-react si ano si Congressman Akop na yun niya very politely pa nga eh, sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako na oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Doktora Badoy na magsalita, mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya eh, kinontempt siya eh. O, sinasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Eh, siyempre, kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling, at you're just be misunderstood. Eh, ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, tame na tame si Doc Lorraine. Ako... Okay. Gusto ko yung komento niya doon kay Magalong at kay ako. Sabi ko nga sa post ko sa FB ko na sana, hindi na lang sumausaw si Magalong. Kasi nga, tingnan mo itong mga military na ito. Naintindihan nila si Badoy at si Ka-Eric. Binira si Magalong ha. Hindi niya gustuhan yung asta ni Magalong at ni Akop kay Badoy. Tama. Karapatan naman talaga ng isang tao, kahit sinong tao. Sabi pa nga niya, mumurahin pa daw niya eh. Yung mga kongresista eh. Sabi niya, pag siya daw yung nandun, kinukontempt siya ng walang kasalanan, hindi siya pinagsalita ng maayos, murahin daw talaga niya. Ganon din naman gagawin ko talaga. Kung ako dyan pinatawag, ganon din naman, ikukontempt din naman ako eh. Tapos magmura muna ako bago ako ninyo ikontempt. Kaya sayang, sabi ko nga kay Magalong, sana hindi na lang siya nagkuminto. Pati si Akop eh, damay-damay kayo dyan eh. Kasi iba kasi yung love of country na ginagawa ni Magalong at ni Akop. Eh siyempre, sundalo ho sila. Yan ang pinipili nilang advokasya eh. Pag tinignan mo itong si Badoy, isang ordinaryong citizen, doktor eh. Di naman siya sundalo eh. Lalo na po doktor eh, kung nag-practice ang pagiging doktor, love for country din yan. Love of country. Eh siya nga, hindi military si Badoy, bakit lumalaban siya ngayon sa komunistang grupo? Sampa lang po ito sa mga mukha ng mga politician, ng mga dating militar na wala ho silang yagbols
bumira sa mga komunista. Kaya siguro yun ang reaksyon ni ako. Tuloy nga sir, gusto ko yung banat mo sir. Mumurahin mga mga hinayupa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi people of the Philippines, ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka-Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng ano, yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA-PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, Panay General. Both retired. Hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka... Tingnan mo ha. Tingnan lang ha, tingnan lang ha. Tama yung sinabi ni sir. Tama, may punto ho siya dito. Sinasabi ko na rin ho ito sa inyo na kung tama, hindi umabuso itong mga kongresista at sinabi pabalik-balik ni Tambunting, tama yung kanilang ginagawa kay Ka-Eric, kay Badoy at may due process daw. Tama na kinontempt nila. Ay bakit pinalaya ho nila? O diba? Ang ginawa nga ho, gusto nila makipag-bargain pa. Sabi ha, bargain tayo. O sige, i-withdraw nyo po yung sa Supreme Court, yung ginawa ninyong reklamo, petition sa amin, pag winidraw ho ninyo, ay palayain namin kayo. Pero hindi po winidraw eh, ni Harry Roque. Pero ang ginawa ho nila, pinalaya nila. Akala ho siguro nila, na kahit pinalaya na nila itong si Badoy at si Ka-Eric, ay matatabunan yung kanilang ginagawang pang-aabuso. Ay ititigil ang pagdinig sa petition dyan sa korte. Nagkakamali ho sila. Dahil tuloy-tuloy pa rin yan ang pagdinig. Tama yung sinabi mo, sir. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, eh kung tama yung ginagawa ko bilang isang congressman at naniniwala ho ako na wala akong nilabag na batas sa pag-contempt ko kay Badoy at kay Eric, puta, bakit matatakot ako sa petition ninyo sa Supreme Court? At bakit papalayain ko tong mga to? Eh, tama ako eh. Tama kami, nasa due process. Tama sinabi mo, sir. Talagang nang-aabuso kayo. Aminado po kayo na nang-aabuso ho kayo. Tuloy, sir. Matindi banat nyo sa dulo? Nakita na in mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila eh, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Eh, kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Okay. Teka lang ha. Meron palang gustong mga active na mga militar na pipirma. O, kabahan na daw kayo. Kabahan na kayo. Mga animal kayo. Kaso nga ako kasi, hindi, siguro, respeto na rin, no? Hindi sila pumipirma, pero meron gusto. Kaya ang pumipirma, yung mga upper class na lang, suporta kay Ka-Eric at Badoy. Pero at least, papano, Ka-Eric, hindi pa rin mapahiya ang taong bayan sa inyo sa pagbabalik loob mo sa gobyerno dahil si Tatay Digong, si Inday Sara, sumuporta naman talaga sa inyo at itong mga PMAer po, sumuporta po sa inyo, Ka-Eric. Siguro hindi po mahihiya kami, taong bayan, lalo na po mga Duterte Diehard supporters, kasi po si Ka-Eric ay bunga po yan ng NTFL-CAP. Ang mahihiya po dito, Ka-Eric, itong mga liporis ng Marcos administration, itong mga BBM supporters, ensaymada balagers, na nagbalik loob kayo tumulong sa bayan, tapos dinidiin ho kayo. Okay, tuloy natin. Oh. Kasi pag saan ito pupulutin, pagkahinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom! Pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan. Masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan, papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo
para protektahan yung sarili ninyo o para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo, gago kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong magbabaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo, dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, ha, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililiis nyo pa yung topic eh, para yung taong bayan maloko ninyo. Eh, hindi loko-loko yung taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You betters. Yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo, bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you, 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran, papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami kong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. Teka lang ha, painit ng painit. Nagwa-warning po itong isang premier dito sa Kongreso at Senado. May terminate nyo daw yung resolution number 10. Resolution number 10. Dahil pag hindi, masa-shutdown kayo. At magkakaroon ng revolutionary government. Ulitin ko ha, galing po sa kanya. Pag hindi daw kayo tumino, masa-shutdown kayo at baka magkaroon ng revolutionary government. Tandaan nyo, PMAer po ito, military ho ito nagsasabi. Gusto ko yan. So legit yung sinabi niya, hindi pa tapos ang PMAer. Meron pa po silang ibubuga. Kasama ba kaya to si Sir sa ano, yung sinasabi ni Browner na ano, na kudita? Merong namumuong kudita? Kasi nga yung manifesto, upper class po talaga ang nag-ano dun eh. Gumagawa daw eh, sabi niya eh, legit daw, nag-message pa daw siya eh. Puta, katapusan niyo na, Hawaii 2.0 talaga. Nakakilala rin ako kahit pa paano.
So, I'm warning you because ano kayo eh? Umabuso talaga kayo. And ngayon, ililist nyo pa. Babanatan nyo pa SM9. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ang tao. Ganun yung nadidinig ko. Nako! Akala nyo nakawala kayo, mga ungas daw! Mga ungas! Dahil na, tinawag na kayong mga ungas. Tinawag pa kayong mga animal. Tinawag pa kayong mga abusado. Ito na ba kayo posible? Hindi kayo matablan yan. Ungas, abusado, animal. Kulang na lang tawagin kayong mga demonyo kayo. Ah, sabi rin nato sa'yo daw narinig yon. Sa akin narinig yon. Sa nagsasabi dyan eh. So, damay-damay. Isang animal. Yari kayo. Hoy! Yari kayo. Tuloy nga, sir. Mga walang nga kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka-pera-pera, sabihin na iba. Oh, meron pang ano, meron pang dagdag. May bonus kayo, total Pasko naman. Mga walang hiya kayo. Butang ina, magpapasko na, may bonus, no? Walang hiya kayo. Ang tinignan tong mga to, galit na, no? Sir, uminom ka ng tubig, sir. Huwag masyado, may blood. May, sabi mo, hindi pa tapos ang laban ninyo, ha? Palakas kayo, sir. Suportahan namin kayo. Ay, palike daw, palike. Tuloy, sir. May VAT naman. Binabawasan din ako. Nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng ano, taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo mag-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10. At pagka kinwestiyon kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Diba? Oo, oh, sir, gusto namin yan, sir. Sir, ang tawag yan, sir, gaguhan. Kanina pa sabi ni Sir, gusto nyo ma-shutdown? Gusto nyo matanggalan ka ng kapangyarihan ng taong bayan? Buta, gusto ko yan, Sir. Ano, bukas na ba, Sir? Sama ka bukas, Sir. December 15 bukas, Sir. Sama kayo, Sir. Patay kayo diya. Animal kayo. Mga tambaluslos kayo. O, eto na. Sino pa kaya yung maglabas pa ng galit ng mga PMA-er ng ganito? Gusto ko pong i-content. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Praktikal lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung winiway ko ba. Delikado kayo. At baka madamay pa si BBM. Madadamay si BBM. Mag-shutdown. Wala. Hindi makatapos yung administration. Oh, dalawang bisis na niya sinabi yan, ha? Baka madamay din si BBM, ma-shutdown daw. Puta na, lubat pa naman yun, sir. Gasta ko yun! Bahala kayo, sabi ni sir. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta nagsabi lang ako, sir, huwag mo nang bigyan ng tip, sir. Hayaan natin sila, sir. Nang ma-shutdown ang mga animal, damay daw si BBM. Hindi matatapos termino. Bakit, sir, hindi matatapos, sir? Anong gagawin nyo, sir? Makabilong, pakibulong naman, sir. Pakibulong, gusto namin malaman.
Pero sinabi naman ni Inday Sara na ang kapangyarihan po ng mamamayang Pilipino ay hindi po biro basta magkaisa. Alaman yung sinabi ni Inday Sara kagabi, sige sir, banat, sir, banat. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saka nakakita, harap-harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa niyong kamag-anak incorporated, tatakbo yung lalaki, yung asawa, pagkatapos ng tatlong term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng isang term, babalik si lalaki, o hindi kaya, magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganun. So sir, alam ko merong kamag-anak incorporated, sir. Sir, andun sir sa Pampanga, sir. Andun sir, di ba, kapag anak incorporated, kasi nga sir, gaguhan nga sir eh. Paubusan ng kaban ng bayan, sir. Maraming kamag-anak incorporated, bukod sa matitino ha. Wala namang problema yung kamag-anak incorporated, basta matitino. Eh kung kamag-anak incorporated, puro mga buwaya. Gagawa nga ng tulay, kahoy. Pag dumadaan, bumabagsak. Sir, banatan mo, sir. Ha? Banatan mo. Kukontent ulit kita, sir. Tuloy. Ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo. Mali naman talaga ito eh. Teka. Buta, nagdadasal na si sir. Sabi ni Sir Roy, pasukan sana kayo ng Holy Spirit ang konsensya, sir. Alam mo, sir, ang papasok yan, sir. Mga demonyo. Sir, huwag ka nang umasa, sir. Papasok ng Holy Spirit, sir. Papasok yan, sir. Espiritu ng mga demonyo, sir. Espiritu ng mga demonyo, sir. Puta, ubos ka ba ng bayan, sir? Dasal ni sir. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit. Pasukan sana kayo ng konsensya. Animal, sir. Hindi talaga yan mga konsensya, mga buhaya yan eh. Pag sinabi mo sir, pasukan ng damonyo yan, naku, pasok na pasok yan. Ay, allergy sila sa Holy Spirit, sir. Wala, ayaw nila ng ganun, sir, kasi ang Holy Spirit, sir, hindi naman makapagnakaw, sir, hindi naman mangangawat, sir. PMA year po ito sa mga nagtatanong. Ayaw ko nang banggitin yung pangalan ha, para more confidential. Dan sinabi, Dan, hindi ko na ikukumplit ha. PMA year, puro security reason na rin ito. I think, class 77 ba? 72 siya? Talingan natin. Mali naman to, kasi yung all other government agencies, pagka nag yung tungkol sa pera-pera, mahigpit ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka ng resibo eh, na kunyari, kumain ka, 5,000. Ano itong 5,000, Jollibee? Ano ito? Yung pala, nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi. Kasi, kukwestiyonin yun. Eh bakit, panay same date, isang araw, tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala, kinuwang ganun. Papasa ba yun? Makukwestiyon yun eh. Supposed to be, makukwestiyon yun. Eh kayo, certification. Na ginastos nyo sa gasolina ito, ginastos nyo sa MOE ninyo. Eh mali eh. Kaya nga, kung sino pa yung natitira dyan na matino? Una. Ito pa, may pahabol. Mga walang hiya daw kayo. Aka, sir, may bonus ka na nga, sir, eh. Meron ka pang, sir, meron ka pang, ang tawag doon, 13-month fee.
Walang hiya kayo! Ito, wala naman talagang mga hiya mga yan, sir. Hindi yan yayaman, sir, kung mahiyain, sir. Kundi na lang, kundi na lang. Ano na rin? Unahan nyo na. I-declare nyo illegal yung resolution number 10. Questionin nyo, excuse me, sa Senado at sa lower house. Questionin ninyo. Tiyan ko yun. Yung mga bulati ko. Questionin ninyo yung inyong institusyon na kung pwede maayos natin to. Kasi nakakaya sa taong bayan. Panay kayo salita, honorable, honorable, ganito, ganyan. Kung pagalitan nyo, balahurain ninyo ang mga witnesses ninyo na inimbitahan nyo lang. Babastusin nyo. Grabe. Yung pala, ang liquidation ninyo, certification lang. Yun ang issue. Okay ha. Gusto niya yung resolution number 10, alisin. Merong mga mambabatas. Pag inalis kayo kasi dyan, sir, di sila mga makapagpangawat na, sir. Kaya posible ho yan. Ang gusto ko sa point niya, sa mga sinasabi niya, na kayong mga lipores ni BBM daw, pag hindi ninyo masabihan si BBM, ay paniguradong hindi makatapos iyan. Hindi masabihan ng ano? Weak, sabi. Sabihin mo mahina ka. Ay, kung hindi makikinig si BBM at walang makapagsabi na weak si BBM, panigurado daw na hindi matatapos ang termino ni BBM. At sa dulo pa, sinabi niya uli na uras na sobra-sobra na ang pang-aabuso ng Kongreso, ay pwede ma-shutdown ang Kongreso at pati si BBM ma-shutdown din damay-damay. Damay-damay na, sir! Hawaii 2.0 na ba? Ang sabi kasi ni Pinoy Farmers, Bisdak, bakit sa Hawaii? Saan ba gusto nyo, sir? Sa inyo? Sir, pag sa inyo ikulong yan, patay, pakakainin mo yan, sir. Gagastos ka pa niyan. Di pa naman kakain niya ng mais. Ano sa tingin ninyo? Ako, para, malaya naman tayo. Nasa demokrasya bansa ko tayo. Napupuno. Punong-puno na ba talaga ang mga militar? Kasi sabi ni sir, mayroong mga active. Gustong pumirma sa resolution. O sa petition, ayaw lang talaga. Bawal daw. Berge Chagon, magandang hapon sa inyo. Ito lang. Last na lang na comment ko. Last na lang. Bago po tayo magpaalam. Palike naman. Alam niyo ba? Lahat ng sinasabi ni sir, ng PMA year na yun, ay pwede hong mangyari. Posible hong mangyari yan. Unang-una, ulitin ko muli, meron na po tayong napatalsik na Pangulo, dalawa na sa kasaysayan. Sama-sama ang kapangyarihan ng mga mamamayang Pilipino. Na posible rin mangyari yan. Kung, ito ha, kung hahayaan ng Marcos administration ang mga mapang-abusong kongresista na kaalyado ng administrasyong ito. Kung hahayaan nila at hindi paparahin ni BBM at hindi sasawayin, pupusta po ako ng sahod ko dito. Wala akong sahod, ha? Sahod sa YouTube. Magkakatotoo yung sinabi ni sir na baka ho magkaroon ng revolutionary government at hindi matapos ang termino ni BBM kung magpapatuloy itong mga abusadong politiko. Ayun, sinabi ni sir.
Anyway, maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Nako, bago po tayo magpaalam, meron pa akong i-share na ano na kwento. Maraming salamat po sa inyo, Pinoy Survivor, Survivor. Kanina nalitho kasi tayo kasi nga may kawang gawa ho tayo sa Bisdak Pilipinas. At simple lang naman yung kawang gawa ho natin, nagpakain lang po tayo ng unlimited ice cream. Kaunting bigay lang naman, kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta at ito po. Ipi-play ko lang, segundo lang ho ito guys, pasala ano lang natin sa ating mga dito sa Bisdak Pilipinas. Ayan, shinare ko po yung video na yan dahil Pasko naman ho ngayon. Alam nyo po ba, ito yun. Tayong mga ordinaryong Pilipino, kahit wala ho tayong kayamanan, wala tayong pork barrel, wala pa yung extraordinary funds, wala po tayong traveling expenses na bilyon-bilyon, ay nandun yung puso natin na tumulong at magpasaya sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po mga kabataan. Masarap po tumulong sa mga kabataan pagbukal sa kalooban. Actually, wala ho talaga akong plano na magkawang gawa ngayon. Napansin ko lang talaga si Tatang. Ito yung kwento. Si Tatang kasi napansin ko, nag-aalok po siya ng ice cream sa labas ng eskwelahan. Walang bumibili. Walang bumibili. Kaya nalito ako, walang bumibili ho. Tamang-tama ho kasi, Christmas party ngayon sa mga kabataan, public school. Sabi ko, Tang, magkano na ba yan? Ang tinignan ko, wala pa hong bawas eh. Kasi hindi naman po talaga mabibili kasi nga, Christmas party, may mga pagkain yung mga bata. Tanghali na, hindi pa bawas. Sabi ko sa kanya, sige Tang, pakyawin ko na lang yan. Ay, mambalerinis nas. Ito, nagkwento lang ako ha. Kasi Pasko naman ho ngayon eh. Pasko naman eh. Sabi ko, Tang, bilhin ko na lang yan lahat. Nagulat ho siya. Sabi na, sir, ang dami nito sir. Sabi ko, no, hindi, hindi ko yan kakainin. Sabi ko, Christmas party ngayon eh, hindi ka mabintahan talaga yan. Kasi nga, yung mga bata, ay, may mga baon, mga McDonald's, mga Jollibee yung pakain nila dun eh. O ganito, pagkawin ko yan, bayaran ko, natuwa ko siya. Ito yung challenge. O, ito yung challenge. Sabi ni sir, saan po natin ipakain? Sabi ko kay Tatang, Tang, nakita mo yung tok-tok? Sabi ko, nakita mo yung tok-tok, Tang, ng dulo, eskulahan? Sabi, saan, sir? Yung fourth floor. Maraming salamat, Mambalirinis na sa pangkulay. Thank you so much. Merry Christmas. Oh. Sabi niya, sir, akit natin dun sa fourth floor. Sabi ko, akit natin, sir. Kasi, dun tayo magpapakain. No. Sabi ko, ganun ba? Kamot ulo ni sir eh. Sabi ko, tulungan kita. Akit kita, ang bigat-bigat. Inakit namin sa fourth floor. Yun yung challenge sa fourth floor. Yung challenge, grabe. Kasi sabi ko, sang, kaysa hindi ka mabintahan yan, Tang, pagkawin ko na. Nung pagdating na dun sa classroom ng anak ko, grabe sigawan yung mga bata. Lahat po sila, grade 6, pati sa baba, libre ice cream, tuwang-tuwa ho. Nakapagpasaya tayo ng bata, masaya pa si Tatang. Ito yung tapos na. Napagod ho kami pag-angkat kasi ang bigat. Animal, sobrang bigat. Pagbaba naman, kasi ubos na, no? Tang, kaya natin. Alam, naawa ko sa matanda, eh. Sabi ko, nakatulong ako, pero pagod naman si Tatang. Tingnan mo, ito, halimbawa, ko lang, ha? Mamaya, sa dulo, meron pa akong, ikikwento. Nung pagbaba na ho namin, sobrang bigat. Ako sa kaming dalawa sa yung pababa. Alam mo, si Tatang nadulas, eh. Parang nakonsensya tuloy ako. Nadulas si Tatang kasi bumulusok yung
Pinano lang namin sagdang pababa, bumulusok yung ano ng ice cream, dirty ice cream. Bumulusok. Nakabuti nga lang, nasalag ko ng maayos. Kung hindi, ipit si Tatang. Pero bumulagta si Tatang eh. Bumulagta. Sabi ko na, konsensya ako sa sarili ko. Sabi ko, nakatulong ako kay Tatang. Madidisgrasya naman. Eto ha, sabi ko kay Tatang, Atang, hindi ka ba naipit? Sabi niya, hindi naman sir. Sabi ko, sigurado ka. Siguro mga senior na yun si Tatang. I think mga senior na yun. Hindi ka ba naipit? Sigurado ka, Tang? Naawa ho ako. Nung pagbaba ko po, no, naibaba na namin from fourth floor to ground floor yung ano, ice cream man. Binigyan ko siya ng ano. Ito guys, ito yung break dyan. Ha? Tingnan mo ha. Binigyan ko siya ng additional bayad. Binayaran ko na siya. Yung lahat ng ice cream, binayaran ko na yon. Pagbaba namin, binayaran ko ulit siya. Puno yun eh. Alam mo ba, believe talaga ako sa mahihirap. Hindi ko naman sinasabing mahirap na mahirap si Tatang. Ordinaryong Pilipino. Kasi ang ordinaryong Pilipino, marunong makontento. Alam mo yung dagdag ko na bigay ko sa kanya? Kasi nadapa ho siya eh. Nadapa ho siya, binigay ko dagdag. Alam mo sabi niya, wag na sir. Okay na ho ako, masaya na ho ako. O tingnan mo. Isang ordinaryong tao, mamang sorbitiro. Naghanap buhay ng maayos, naghanap buhay ng tama. Binigyan ko ng additional na ano, bayad, hindi ho niya tinanggap. Kasi nakontento na ho siya sa binayad ko sa kanya. Hindi kagaya sa mga buwaya na nasa gobyerno ngayon. Puta milyon-milyon yung pork barrel ninyo, extraordinary funds. Hindi kayo makukontento. Mahiya kayo sa amin. Kailangan po ma-audit kayo. Mamang sorbitero, nakontento lang sa bayad ko, dinagdagan ko pa, hindi talaga tinanggap. Hindi ho talaga niya tinanggap. Nanindigan niya, nanindigan siya sa sarili niya na kumita na ho ako, sir. Tama na ho ito. Masaya na ho ako. Pero kayo mga buhaya dyan, wala po kayong audit-audit. Puta, hindi kayo nakukontento eh. Nagpakasasa kayo sa kaba ng bayan. Yan po yung nakikita ko ngayong leksyon, aral. Ngayong araw. Kaya nalito ako sa inyo. Kaya nagulat po kayo. Tingnan mo naman talaga mga Pilipino. Ang babait ng mga Pilipino. Yung mga mahihirap, nakukontento na lang. Kaya nga siguro yung iba, hindi na nagre-reklamo. Na sobrang harap-harapan ang pagnanakaw ng mga politiko sa gobyerno dahil nakukontento na sila. Pero pag tiningnan nyo po, kawawa po talaga ang mga taong hindi marunong magreklamo. Kasi baka isipin ho nila ay uki ang buhay nila, hindi ho eh. Kailangan marunong tayo magreklamo. Sabi nga ni Yormie Isko, karapatan po natin mag-demand sa gobyerno ng magandang serbisyo. Puta na, antig yung puso ko sa tao na yun eh. Kinuha ko yung cellphone number niya kasi nga plano ko magpa-ice cream naman ako uli para makatulong lang. Alam nyo po, dito po ako na antig muli. Sabi niya sa akin, sir, wala akong cellphone. Kumontakin mo. Sabi ko, paano kita makontak? Sabi, sir, dito lang ako sa eskwelahan, magbalik-balik lang ako. Oh, wala pang cellphone yun. Nagulat, mayroon pa palang mga tao ngayon na walang cellphone. Senior citizen. Kaya sabi ko, siguro, ito siguro yung ano, na parang pinagtagpo talaga kami kanina na makatulong ako sa kanya. Tapos, mayroon pang ano, blessing pa rin kasi yung anak ko kasi, ah, ito ha, baka magalit si Tolpo sa akin ha. Bumili kasi ako ng mga wine. Alam mo naman yung teacher, hindi naman ganun kalakihan ng sahod. Lahat po ng teacher ng anak ko, pinagbibigyan ko yan ng mga wine kanina, regalo sa kanila kasi Pasko naman eh. Merong isang teacher na absent. Sabi ng anak ko, tay, wala yung isang teacher ko. Tama, si Tatang, paalis na,
binigay ko na lang kay Tatang. Hindi niya tinanggap yung ano, yung additional bayad ko, pero yung regalo ko sa kanya na para sa teacher, hindi po niya tinanggihan. O, tingnan mo. Yung tao po talaga marunong makontento, mga ordinaryong tao. Hindi kagaya sa mga buhayan na sa gobyerno, animal, mag-liquidation tayo. Emilda Divira, maraming salamat po sa pakulay. Kasi nga, ang mga buhaya sa gobyerno ngayon, maniwala ho kayo, wala po yung ano, wala po yung kakunti, hindi po yan ako kontento. Ang mga kawatan ho talaga yan. Ganun po ang sistema. Ang buhay nila ay hindi po sila nakukuntento. Unlike sa mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng buwis. Sabi ni Lucille Gabo, wala bang escalator? Alam mo naman, ma'am, sa public school, ma'am. Puntahin mo si Tolpo sa public school. Aakyat ka talaga, ma'am. Walang escalator, elevator. Hindi po yan ano, ma'am, mulo siya. Ano talaga? Aakyat ka sa agdanan. Anyway, sinare ko lang po yung kwento na yan kasi relate din po dito sa mga nangungurakot sa gobyerno na hindi nakontento. Tingnan mo yung ordinaryong Pilipino, nakukontento na sa maliit na kita. Siguro hindi siya sanay sa ano, sobra-sobrang kita. Sanay siguro siya sa tama lang. Kaya nahiya na siya tumanggap. Pero tinanggap naman niya yung regalo kong alak sa kanya. Huwag kang maglasing tang, ha? Okay, sanay na nag-enjoy po kayo sa totoong kwento ko po ngayon. Kaya nalitho ako sa inyo. Akala ko nga hindi ako makapag-live pero ito, magandang pinag-uusapan natin. Maraming salamat po. Dagang salamat, Bisaya, Sugmindanao. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Marisa Churuca, Balerinistas, Emilda Divira. At meron pa po tayong kawang gawa. Ako, pinakamalaking kawang gawa natin. See you! Maraming salamat sa sumusuporta sa Bisdag Pilipinas. Meron pa. Handa na ho tayo. Excited ako yan. Sa mga bago dito sa Bisdag Pilipinas, baka ho sabihin ninyo, nagdrama-drama lang ako ng ice cream. Ganun ho talaga ako simula noon eh. Tanungin mo yung mga luma na ho dito, dyan po talaga ako nakikilala sa pamimigay ng libreng ice cream sa mga kabataan. Malapit po talaga puso ko sa mga kabataan. Yan po talaga ang tatak ko. Ilang bisis ko na ho yung ginagawa. Maraming bisis na ho. Hindi lang po ngayon ha, hindi lang po kanina yung ginagawa. Nandito ba sila ni ano, Ate Cherry Tusaki, mga luma na dito? Sila po makapagsabi na ang Bisdak Pilipinas noon pa, advokasya po talaga natin yan, namimigay po kami talaga ng ano, ice cream na libre sa mga kabataan. Bigas pa, yan, si Ma'am Lourdes Ismas, bigas, marami, grocery. Kasi ang Bisdak Pilipinas, hindi lang puro dakdak. Ang Bisdak Pilipinas, hindi lang puro tayo banat. Kasi nga, baka sasabihin nun ninyo, Panay Kabira, wala ka naman na itulong sa bayan. No. Binabalansi po namin ang buhay namin dito sa Bisdak Pilipinas. Ginagawa ho namin, may kawang gawa ho talaga kami dito, hindi nawawala ho yan. Regular ho yan. Kaya sama-sama po tayo, marami pa po tayo mararating. Dagang salamat, Bisaya, Sugmindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng mga OFW sa anumang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Hi, Ma'am Bibian Figueroa! O, ice cream nyo, palusot ko sa kamera nyo. Maraming salamat sa mga Iskonyan, Southern supporters, BIM supporters, and Bandag supporters. See you po mamaya, alas 8, may good news po tayo sa inyo. Mamayang gabi po, may good news po ako sa inyo para sa mga Duterte diehard supporters na pupunta po bukas sa December. Bukas mo na, bukas na tayo ha, mga DDS sa Quezon City. Meron po akong good news para sa inyo sa mga Duterte diehard supporters na nagmamahal kay Tatay Digong. Paggalit ka sa droga, magbantag ka. Bisdak Pilipinas! God first. Maraming salamat at mabuhay po tayong mga Pilipino. Maraming salamat kahit late tayo, may viewers pa rin. Bye-bye, oy, Ma'am Bibian Figueroa. Maraming salamat sa pahabol. See you po mamaya, alas 8 ng gabi. Bye-bye. Maraming salamat, Ma'am Bibian. God bless po sa inyo.